Kasi yung mga na-involve dun sa dokumentong yun, eh yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang ano, no, hinahawakan posisyon sa PIDEA. Mm-hmm. Sa akin, wala pong ano, no. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Nako! Wala akong mapapala. Nako! Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Mm-hmm. Sampal po ito eh sa mga tulad nating alagad ng batas. Mm-hmm. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Ayan na, magtanga-tangahan na lang ba tayo? Huwag ina, ayaw ko magtanga-tangahan. Kayo, gusto niyo magtanga-tangahan? Ito nga ho kasi ang masaklap, mga kababayan ko, maraming bulag, maraming bungol. Ito na nga ho, kakain na tayo, kakain na kakain. May ulam na yan, oh, may ulam na yan. May kanin na yan, may kanin na rin ho eh. May panulak na, may panulak. Kainin na lang ho natin. Gutom na, ayaw mo pa mo kain. Sampaling kita, baliktaran dyan eh. Ayan na ho, inihain na ho eh. Huwag tatanga-tanga! Disconimal. Oh, ang sakit nun. Yaro na, huwag dahil tatanga-tanga. Aray ko. May punto rin naman siya. No, itong si Morales. Huwag na ho tayo katanga-tanga. Eh, nandyan na nga ho eh. May ebidensya na. Andyan yung dokumento. Andito yung nagpapatunay. Ako siya, buhay. Sawa ng Diyos, buhay. Sinaw nga lang. Sir, ha? Sir, wag magpariband. Ituloy mo lang, sir, yung paninindigan mo, sir. Gusto ko yan. Ituloy nga. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko eh, papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act? Correct. Lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA. Correct. Ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Ayun. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility? Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro it's unfair din to duces tecum at pupupukikandum. Puta, hindi ko naintindihan ho yun, ha. Okay, ang punto po kasi ni PIDEA agent X Jonathan Morales. Wala po tayo dapat kinikilingan at walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang 24 oras hindi natutulog ang balita. Ganun dapat 'yun. Walang paning-paning ba kahit sinong personalidad, kahit sinong Poncio Pilato matatamaan dito, mga kaibigan ko. Kahit presidente pa ng Republika ng Pilipinas, huwag umurong ang bayag. Kailangan yung yagbols balansi. Walang sinisino. No one is above the law. Kailangan po managot ang managot. Kung bangag-bangag talaga ho yan. Ganun ho yung, ayun ang nakikita ko. Yan ang punto na. Huwag tayo mamimili. Gaya yung sinabi niya, na yung 2 minutes kasi matagal na ho yung issue. Eh, tinitirang hanapin yan si Damunyur eh. Diba, nakaraang eleksyon, tanging kami lang ho, mga DDSS kunyan, ang nagpaputok ng issue na yan, na bakit yung drug test ni Da Junior ay 2 minuto lang, animal? Huh? 2 minuto lang eh. Hindi po pinansin ng sambayan ng Pilipino yan eh. Kami lang po ang umuugat na nga ho, yung ugat namin sa awa na Diyos, di naman kami naputulan eh. Buti ho, hindi po naputulan yung mga ugat namin dito sa kakasigaw. Kinukontent ulit natin yan. Hirap nga ho sumagot yung mga ensaymada balagers dyan. At mismong si executive, secretary, yung kaibigan ni Kutsuli, na si Vic Rodriguez, ang nagsabi, mikos-mikos daw ho talaga yung pulboron test na yun dahil parang pregnancy test lang ho yan, inday. Oh. Ang bilis, 2 minutes. Kaya inaano namin yan, hindi po pinansin ng otoridad yan eh. Hindi po pinansin nila.
Kaya nga, no one is above the law. Kung may mali, mali. Kung tama, tama. Kung bangag-bangag ka talaga, huwag mo na itanggi yan eh. Kita mo naman sa bibig, gumingi eh. Ngiwi talaga yan. Hindi mo talaga yan, ano? Hindi mo talaga yan maitanggi. Ay, ngiwi yan. Ngiwi naman talaga. Oh. Ah, tuloy nga ho. Tuloy. Oh. Accused na General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino bang director ng time na yun? No, sir, Your Honor, ano, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po, pwede naman po siya mag-utos, eh, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Correct. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga, ito, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon. Puta, minumulto ang Pangulo! Bakit ayaw magpa-drug test si BBM para wala nang madadamay na tao? Drug test, patunayan niya na hindi siya drug addict. Gusto ba niyo na magkaroon ng bangag na presidente? Sa dami nga ng senador, iisa lang ang tumindig. Ang laban ng taong bayan, iilan lang ang sumuporta. At sa tapang nga ni Senator Pato, harapin ang issue sa PIDEA leaks ay tila ba hindi biro ang sitwasyon. At kailan timpangin, lalo na sa dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na pilit ilalabas ang katotohanan sa publiko upang mamulat ang masang Pilipino sa pagbabalat kayo ng gobyerno natin ngayon. Mataas nga ang expectation ng publiko ngayon kay Bato at dapat ilabas ng senador ang angas nito sa mga tambangag nang lumayas na sila sa gobyerno natin ngayon. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ipapalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan! Diyan naman po natin yung mga pagmumura kasi nakakamura naman talaga. No? Normal naman, tao naman ho tayo eh. Karapatan po tayo magmura ng 1,000 beses. Hanggang gabi ho sa inyo. Patusok guys sa mga bagong pasok ho. Ito ang mainit-init na pag-uusapan natin ngayon sa Bisdak Pilipinas. Akala nyo ha, kayo lang na bad trip, pati si Senator Bato na bad trip. It's a tie. Patusok tatay lang, bawi-bawi lang, di ba? Senare, mambibanjilin ligasmin, salamat sa pakulay. Bawi-bawi lang tayo, dong. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mga tambalos-los. Bayan kong animal kayo. Kamulang resist mas. Nagmura. Minura. Okay. Husgahan po natin ngayon kung ano po ang nangyayari sa sambayanang Pilipinas tungkol po sa mainit na hearing ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Idol ko yan si Sin dati. Ikinampanya ko yan. Nagkaibigan natin yan. Ayan Sin ha. Sin, pakita mo yung angas mo Sin. Mami Belen Bautista, gandang gabi sa inyo Sin. Kailangan natin yan na itistyo ha. Pagkatapos po, mabwaiset. Pagkatapos po, binoiset. Pagkatapos po, uminit. Pagkatapos mo, pinainit ni Maharlika si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kanina ang umaga,
Aba ho. Nagsuri si Palanga kay Senator Bato. Bakit kaya? Bakit papa? Binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin. Laban, laban. Ubawi, bawi. Get, get out. Ay, Diyos ko naman. Oh, buhay, grabe, ang daming uminit. Ma'am Evelyn Bautista, salamat po sa inyong pakulay. Alam mo mga kababayan ko, tao lang din ho tayo, nagkakamali eh. Si Jesus Christ nga ho eh, minsan nagkakamali rin eh. Hindi yung Jesus Christ na Panginoon. May Hesus Kristo tayo dito, pinako sa Pambanga. Hindi yung ano, yung, di ba naging katawang tao si Hesus Kristo? Minsan meron din naman pagkakamali, no? Sabi nga ni Hesus Kristo, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Na nagiging Biblia na tayo ah. Diyos ko, Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako. Buti na lang yung bigote ko, ginupit ko, di mukha na sana tayong si Hesus Kristo, pwede nang ipako. Okay. Ay, paano pa lang yan, teaser pa lang. Parang si Tunying lang at si Kukak. Teaser lang, teaser. Aba, ito yung maganda Expedia agent. Jonathan. Ako, nasa biblical din po yung pangalang Jonathan eh. Jonathan Morales Diniin si Da Junior. Diin na diin. Binaon. Tinadyakan. Sinipa. Sabi naman, Evangeline Ligasi, pwede ka, Dak. Si Barabas. Sa Diyos ko naman. Si Barabas, oh, okay, ligtas ako. Hindi ako pinako. Sinong ipako sa krus? Si Jesus, si Barabas. Hindi ba si Jesus? Oh, ligtas ako, hindi ako napapako. Aba, bilib pa ako dito kay Jonathan Morales, mga kababayan ko. Walang kambyo-kambyo. Walang sulong-urong. Walang ganon. Kundi sulong-sulong. Wag urong. Posible. Jonathan Morales, certified God first. Mabuhay ka para sa bayan. Sulong lang ng sulong. Walang atras-atras. Di man atras ka dyan. Wala ka namang atrasan eh. At ito yung matindi. Harap-harapan hong sinabi ni ex-apidia agent Jonathan Morales kanina po sa hearing na kung may mangyayaring masama sa kanya, kung magorgor ho siya paglabas sa Senado, wala na pong ibang suspect kundi si Da Junior. Naku naman. Eh kanina nga ho, hello po, magandang gabi po, J. Marisakay, no? Kanina nga ho, mga kababayan ko, may nag-comment dito, sabi ho, aba, si Sir Jonathan Morales, mukhang nagpaalam na ha. mukhang nag-last word na rin ho. Parang si Hesus Kristo eh, may city palabra si Sir Jonathan, mukhang nag-last word po kanina eh. Parang namaalam na. Is kaya, sir? Sino ba ho hindi maglabas ng ganyang statement? Nakakatakot yung binangga ni Jonathan Morales ho dito. Isang hamak na presidente of the Republic of the Philippines na lang naman ho. Binoto po ng 31 million budol nga lang. Badal na badal! Oh, ito naman. Pagkatapos bumira ho, ni Maharlika kay Senator Bato, yung matinding post po ni Maharlika, sabi nga ho ni Maharlika, nabili ka na basin? Nako. Baka bagong tulog si Sin eh. No? Ay, bagong tulog. Bagong gising si Sin. No? Nabasa niya yung post ni Maharlika, nalimpungatan, nag-hysterical.
Sabi nga, oh my God, wag po kayong magbiro sa bagong gising. Nako, matigbas gud mo. Nako naman. Pero sinabi naman ni Senator Bato, oh, hindi naman siya bayad. Hindi naman bayad ni Kuka. Kayo naman talaga eh. Mami Melita Bryant, magandang gabi sa inyo! NMJ. Sabi naman ni Sin, hindi naman kayang bilhin ang kanyang ano prinsipyo. Sin! Panindigan mo yan, Sin. Maniwala ka ho, makukuha nyo po ang puso ng bawat Pilipino. Ang puso ko'y tumitibok. Hindi ba tumitibok? Tumorogo. Ayan. Okay, hindi may pag-usapan natin yan. Natarangkadahan agad natin mga kababayan ko. Patusok! Ayan naman. Umpisahan po muna natin yung pagdiin. Pagyurak! Pagyurak ng pagkatao, ng bangag. Ng hindi bangag. Ay, nakaano man. Okay, ito guys, hindi po pinalampas ni dating PIDEA chief ang pagkakataong ito ay talagang diniin niya ng tudo itong si Dayunyor. Iwan ko, hindi na po alam ng mga ensaymada balagers ni Ma'am si ang kanilang ginagawa, ang kanilang gagawin ngayon na palaban itong si Jonathan Morales. Ano ba, animal? Okay, pasok, mga suki. Banat, sir. Ako naiintindihan ko si Gerald Lasso eh. Hmm. Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, eh yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang ano, no, hinahawakan posisyon sa PIDEA. Mm-hmm. Sa akin, wala pong ano, no. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Nako! Wala akong mapapala. Nako! Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Mm-hmm. Sampal po ito eh sa mga tulad nating alagad ng batas. Mm-hmm. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Ayan na, magtanga-tangahan na lang ba tayo? Huwag ina, ayaw ko magtanga-tangahan. Kayo, gusto niyo magtanga-tangahan? Ito nga ho kasi ang masaklap mga kababayan ko, maraming bulag, maraming bungol. Ito na nga ho, kakain na tayo, kakain na kakain. May ulam na yan, oh, may ulam na yan. May kanin na yan, may kanin na rin ho eh. May panulak na, may panulak, kainin na lang ho natin. Gutom na, ayaw mo pamukain, sampaling kita, baliktaran dyan eh. Ayan na ho, inihain na ho eh. Huwag tatanga-tanga! Skandimal. Ang sakit nun. Yaro na, huwag dahil tatanga-tanga. Aray ko. May punto rin naman siya. No, itong si Morales. Huwag na ho tayo katanga-tanga. Eh, nandyan na nga ho eh. May ebidensya na. Andyan yung dokumento. Andito yung nagpapatunay. Ako siya, buhay. Sawa ng Diyos, buhay. Sinaw nga lang. Sir, ha? Sir, wag magpariband. Ituloy mo lang, sir, yung paninindigan mo, sir. Gusto ko yan. Ituloy nga. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko eh, papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act? Correct. Lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA. Correct. Ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Ayun. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum and ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility? Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro it's unfair din to duces tecum at pupupukikandum. Puta, hindi ko naintindihan ho yun ha. Okay, ang punto po kasi ni PIDEA Agent X Jonathan Morales,
Wala po tayo dapat kinikilingan at walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang 24 oras hindi natutulog ang balita. Ganun dapat 'yun. Walang paning-paning ba kahit sinong personalidad, kahit sinong Poncio Pilato matatamaan dito mga kaibigan ko. Kahit presidente pa ng Republika ng Pilipinas, huwag umurong ang bayag. Kailangan yung yagbols balansi. Walang sinisino. No one is above the law. Kailangan po managot ang managot. Kung bangag-bangag talaga ho yan. Ganun ho yung, ayun ang nakikita ko, yun ang punto na. Huwag tayo mamimili. Gaya yung sinabi niya, na yung 2 minutes kasi matagal na ho yung issue. Eh, tinitirang hanapin yan si Damunyur eh. Diba, nakaraang eleksyon, tanging kami lang ho, mga didiis-is kunyan, ang nagpaputok ng issue na yan, na bakit yung drug test ni Dayunyur ay 2 minuto lang, animal? Ha? 2 minuto lang eh. Hindi po pinansin ng sambayan ng Pilipino yan eh. Kami lang po ang umuugat na nga ho yung ugat namin sa Awa na News. Di naman kami naputulan eh. Buti ho, hindi po naputulan yung mga ugat namin dito sa Kasigaw. Kinukontent ulit natin yan. Hirap nga ho sumagot yung mga ensaymada balagers dyan. At mismong si executive secretary, yung kaibigan ni Kutsuli. Na si Vic Rodriguez ang nagsabi, mikos-mikos daw ho talaga yung pulboron test na yon dahil parang pregnancy test lang ho yan, inday. Ang bilis, 2 minutes. Kaya inaano namin yan, hindi po pinansin ng otoridad yan eh. Hindi po pinansin nila. Kaya nga, no one is above the law, kung may mali-mali, kung tama-tama, kung bangag-bangag ka talaga, huwag mo na itanggi yan eh. Kita mo naman sa bibig, gumingi eh, oh. Ngiwi talaga yan. Hindi mo talaga yan, ano? Hindi mo talaga yan maitanggi, ay ngiwi yan. Ngiwi naman talaga. Oh. Ah, tuloy nga, oh. Tuloy, oh. Accused na General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino bang director ng time na yun? No, sir, Your Honor, ano? Hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po, pwede naman po siya mag-utos, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Correct. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakonduct tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga ito, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Mm-hmm. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon. Puta, minumulto ang Pangulo. Gusto ko yan, sir. Minumulto. Naku naman. Sir, hindi lang minumulto to, sir. Talagang nanuno pa ho. Hindi lang po, sir, multo. Nanuno. Nanuno sa puntod itong presidenteng ito. Sabihin pa naman ni Tatay Digong bangag noon, bangag pa rin ngayon. May presidente tayong adik, iiyak. Di lang minumulto, nanuno. Hindi, ang ano kasi nila dito, sir. Nakala ko kasi nila ay hindi ito papansinin ng sambay ng Pilipino. Kaya hindi pinapansin ni Dayunyur, no? Wala daw yan. Tinira pa si Tatay Digong ng pintanil, animal, no? Ano bang masama, cocaine o pintanil? Maayos nga kayo. Rowena Sinarusa, gandang gabi. Maraming salamat po sa pag-uulay. Kasi ho, hindi po nila yung pinapansin yan, sir. Ang pag-aakala nila, ang sambayan ng Pilipino, manahimik lang at kusalban po, mamamatay ang isyo. Ang dami po nilang cover up. Meron West Philippine, merong Pastor Apollo Sikibuloy. Ang dami nilang cover up dito sa may maisog rally pa, inarangan ng mga animal. No?
Tapos, nagkaroon pa ng interview itong si Kuka kay Tunyeng. Daming chichiburitsi ng mga tambaloslos eh. Ang apag-akala ng mga bangag ay makalimutan ito ng sambay ng Pilipino. Ngayon ako guys, sa totoo lang, dismayado ako kay Senator Bato. Pero blessing in disguise din ho mga kaibigan ko eh. Na dinala ito sa Senado eh. Pinakinggan yung sulat niya. At napag-usapan ngayon, sumablay man kanina, pero ang punto ko lang naman din dyan, binanggit niya, diniin niya si Dayunior. Oh? At hindi siya kumambyo itong si Morales. Kasi ang mahirap dun nga si, nung humarap po doon sa Senado, kung kumambyo ito, patay, nagago talaga. Kung kumambyo ito, oh, tapos ng laban, ilumaban eh. Lumaban, sinira nga ho siya, yung kredibilidad niya, tinira ni Lasso. Lason. Hindi man na Lason. Hindi man siya na Lason eh. Talagang pumalag. Nanindigan yung tao at yung gusto niyang mangyari sa Senate hearing, ini-insist niya itong si Morales. Tuloy nga sir, bago pa magurgur. Ito. Na makakalagkat ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito, nagpatawag kagad ng investigasyon. Halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo. Titipahin ko yan. Correct. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun okay. Eh. Okay. Teka lang, Senator Bato ha. Ganito kasi yun eh. Nung pinapaputok ni Tatay Digong itong issue na ito na nakita ko talaga na sa drug list itong si Dayunior, bangag noon, bangag pa rin ngayon. At hinamon pa ito ni Tatay Digong si Dayunior ng drug test, no? Butan ni Mal, sinagot lang naman si Tatay Digong ng pintanil ay ugag. Sinagot ng pintanil, sabay talikot, tapos punta sa ibang bansa, nag-apulakbay na. Ah, hinagot niya ho, yun. So ngayon, simple lang naman usana yun eh, para hindi na po pumunta dito sa Senado, nagpa-drug test po siya ng, sa pamamagitan ng hair follicle drug test. Live, hinamon ni Tatay Digong, dalawa pa nga sila ni Tatay Digong eh, sa Lunita. At kung sino yung positive, babarilin daw. Dagdag lang ho yun, babarilin ha. Joke lang ho yan. Nainahong pa nga ni Tatay Digong bago siya mag-apulakbay eh. Eh, tagdis tayo sa Lunita, gusto nyo? Sabay tayo. Ganun lang naman. Ang problema sa mga timang, sa mga ugags, hindi pinansin. Oh, ito, nag-ingay tayo na nag-ingay. Si Marlica nag-ingay ng ingay. Tandaan nyo ha, ang pinag-usapan pa dito ngayon sa Senado, PIDEA leaks pa lang yan. Wala pa po yung polboron video, wala pa po yung polboron picture. Ilalo na pag nakita yun. Oh. Tuloy, sir. Your Honor, since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ano no, ng investigation para doon sa mga personalidad na naan dito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba itong mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para itong mga ito eh talagang ma-exonerate din kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang mayroong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Eh, lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So doon pa lang, gustuhin man naming investigahan yung mga allegations niya, eh wala namang katotohanan. So paano kami, ano, paano kami mag-iimbestiga na based on, mistruths? Kaya nga po, inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila, walang ganun na nangyari sa
sa naisip nila. Ganun din sa ano niya, sa boss niya. Eh siya lang po ang nagsasabi na may ganitong ano eh, mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto niyong makita, ganun po ka tedious yung pagpa-file namin. Eh lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang ano eh, boka. Verbal lang. Kaya hindi po pwedeng on his mere allegations alone. We are going to invite person. Correct. You're correct. Yes, sir. Senator Bato, sana hindi mo yung sinabihan ng correct. Alam mo kasi, diyan nagkakamali si Senator eh. Sa kanyang hearing. Kung baga, ang nangyayari oh, yung mga sinasabi ni Lason ay inuuyunan niya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Sa mga supporter ni Senator Bato, huwag po natin itanggi na nakitaan po talaga ng sambay ng Pilipino yung pagiging bias ni Sinjan. Tingnan mo, ito nga lang, itong video lang ho, nakikita mo na ho. Umuuyon siya. Dapat tumitimbang muna siya. Kasi pag sinabi mong correct, ibig sabihin yan mga kaibigan ko, sinang-ayunan mo yung sinabi ng isang resource person. Yan na nga lang, sinabi niya na hindi totoo yung mga sinasabi ni Morales, singunaling si Morales. Tapos, yung response mo correct. Conclusion po kasi yan, ma'am, sir. No? Inuuyunan mo na lumabas, tama ho itong si Lason Animal, no? At mali itong si Morales. Doon po tayo sumablay. Kaya tayo po mga supporters ni Senator Bato, wag po tayong balat sibuyas. Oo, kagampi naman natin si Senator Bato, pero we need to accept na mayroon talagang mali sa nangyayaring investigasyon. Meron talagang mali. Kasi ang punto dyan mga kaibigan, nagiging kakampi tuloy. Ang nakita ko kasi dito ng taong bayan sa naturang hearing, ay mukhang kakampi si Senator Bato dito po sa mga PDIA agent. Dapat ang ano sana doon mga kababayan ko, ay nagiging neutral at hindi siya nagsasabi, correct, tama. Ganun, that's it. Parang, ano na lang, hayaan mo na magsalita, timbangin mo na lang, at palang go with the flow na lang ho, para hindi ka po mapupulaan na nagiging bias. Ano, lumalabas ho ito ha. Sana wag tayo magbalat sibuyas, at sa susunod na hearing, we need to correct this mga kaibigan ko, Senator Bato. Idol ka namin, Senator Bato, nagiging mascot nga po ako eh. Ang bihira eh. Tanggapin natin na mayroong lapses talaga. Na hindi po pwedeng ang mga taong bayan na nakatutok, lalo na ho ako, umpisa po ako, nakatutok na ho ako dyan eh, umpisa pa lang tayo dito eh, dyan sa PDIA leaks. Hindi na nga ako nagkomento doon sa animal din na sabuyas na 13 billion, no? Ito dito ako, mas okay ako dito, yung pagiging bangag ni Da Junior pag-usapan natin. Dapat, you need to accept the criticism. Lahat ng criticism, tanggapin natin, huwag tayo magbalat sibuyas. Mas nakakatulong po kasi yan eh. Para ma-improve ang ating mga sarili. Huwag niyo po kasing isipin na magaling kayo, PMA-er tayo, senador tayo, matapang tayo, buwis tayo ng buhay, ilang digmaan na yung naranasan natin, na experience, ilang mga NPE ng nakipagdigmaan. Hindi yun ang punto eh. Ang punto natin dito ay may lapses, may pagkakamali. Open the book. Ang ano mo dyan ay open the book of account, tuloy na sa isip ko. Isipin nyo lang na mas nakakabuti pa rin yung criticism. Magbalat si Buyas, tanggapin natin. Kasi kung politiko ka kasi, nasa posisyon ka, you need to empty your cup. You need to accept the criticism. Huwag na po natin punuin ang punuin yung baso natin, kasi pag pinuno ang pinuno natin yan, putangin na tatagas yan, animal. No? Tatagas o lang, ipustahan tayo, punong-puno. Pero kung naka-empty yung baso mo, masasalo mo yung criticism mo. Kasi, sabi na natin, magaling ka, dami ng digmaan naranasan,
Pero darating po kasi yung time na mag-misto lang, nagiging hungaw ba? No? Walang laman din yung nangyayari, yung pinagsasabi mo. No? Hello, Silong Beltran. Salamat po sa inyong pakulay. Ano lang? Kakampi naman natin yan talaga sa totoo lang. Pero kailangan tanggapin nyo po yung kritisismo namin. Hindi naman pwedeng kakampi ka namin. Hayaan po namin yung ginagawa ho ninyo. Hindi po kami satisfied eh. Hindi po kami satisfied sa nangyayari eh. Nandun po yung ano namin, pagkadismaya, you need to accept, guys. Malay natin, pag nakinig si Senator Bato sa criticism, mas maganda pang mangyayari sa susunod na hearing. Tuloy po. Sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test. Sino nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayon presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? Doon sa pre-op sa tsaka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA na sinasabi ni Director Francia. Cargador sa Japan, salamat sa pakulay. Francia, na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, ano? Mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Dalawin natin, sige. Your Honor, at tsaka ako, naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ang ano, no, ako, kumbaga sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandiyan. Ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo. Ako ipet. Ba't yung i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon ay Bongbong Marcos na presidente ngayon? Maiipit ako. Ako ang lalagay nyo rin sa alanganin. Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Correct. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, edi pin down yan? Eh dahil ngayon, presidente, ngayon iwas pusoy. Ayoko ho sana na sabihin. Kaya nga, sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Mm-hmm. Ayan, oh. Okay. Ito yung ano, mga kabisdak, ito po talaga yung problema sa ating bayan. Yung mga otoridad, mga law enforcer, law enforcement agency, nandun po talaga yung ano, nandun po talaga yung parang nakasanayan na ng ating bansa na dapat hindi po ito hayaang magpapatuloy. Na si Kumu, ikaw, putang ina, taas ng posisyon mo sa gobyerno, pag nagkasala, kaligtas ka. Oh. Parang sinabi lang ho ninyo, puta, presidente ka naman, sige, mag-smuggler ka na lang. Oh. Puta, presidente ka naman, sige, magpulburon ka na lang. Sige, presidente ka naman, magbinta ka na lang ng pulburon. Parang ganun ho eh, ang punto dyan eh. Dahil nung nakausap daw niya, yung dating ano, kasamahan niya, nasabi, wag na lang natin isabi yung totoo, parang i-deny na lang ho. Eh, ang ipinaglalaban ng tao eh. Maliit ka man o malaki, lumabag ka sa batas, ay putang na, managot ka. Lalo na po ang pinag-uusapan, droga, pulburon. Ito yung punto niya dyan. Ang problema ho kasi sa atin, masyado pong takot yung mga otoridad. Siguro, ito na ho talagang ano, nakasanayan natin simula pa noon hanggang ngayon kasi appointee lang po sila eh, ni Da Junior eh. Eh, ang involved dito, si Da Junior. At tingnan mo, mabilis sila nagdi-deny. Sinasabi, wala namin deny. Wala kaming record na ganun eh. Paano yan? Ibuhay yung tao na gumawa ng dokumento. Ako yan eh. Perma ko yan. Ako mismo nag-execute ng dokumento at meron akong
impormante tinatanong na talagang nandoon yung bangag kasama yung artista. Yun lang naman sana, kaso wala, yung presidente kasi yung involved dyan eh. Talagang pagtakpan nila ng pagtakpan. Malas lang ng mga yan dahil nakarating sa Senado ngayon na pag-usapan ng todo. At swerte natin na nakikipaglaban upang malaman ang katotohanan. Meron din tayong ano kay Senator Bato, meron din tayong utang na loob kung totoosin. Kahit imikos-mikos nila ang hearing na yan, puta, alam na ng sambay ng Pilipino kung ano ang pagkatao meron po tayo na, yung presidente. Lumaban ito si Sir eh. Na ito pa. Isa pa. Banatan mo na nga, Sir. Banatan. Ito pa. Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag nyo? Maria. Ngayon po, ito. Sabi niya gano'n. Ito, Sir. Si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Ayun! Maliban dito, ano pangalan nito? Bungit. Yun po yung sinabi niya. Bungit! Bungit! Pag hindi nakasopsok, kung hindi nakasisyon, bungbong. Pero pag nakasisyon, bungit. Ganun ba yun? Yung mga drugista? pag matino, yung walang amats, no? Walang hi, ay yung totoong pangalan, bungbong, no? Ngayon, pag nakasinghot, no? Nakasupsup, bungit. Putang ina na yan. Ganun ba? Mga sabog, kamusta? Alam mo, ay naku, baka gurguro na naman tayo ni Malpatusok nga, oh. Eh, pagpatuloy nga natin muna to, tuloy, oh. Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya. Sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng ano, kasi ayoko pong sa akin magbula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magbula yung identification. At yung mga nandun litrato, limang litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Okay, alam niyo po mga kabisdak, sa akin ha, para sa akin ha, kontento na ako dun eh. Kanina, di ba kaninang umaga, sabi ko sa inyo, okay, very good, binanggit ni Morales ang pangalang Bongbong Marcos, Maricel Soriano at Bungit, no? Binanggit at dinayin niya pangalan dito ni Dayunior eh. Doon ako, kontento na ako, masaya na ako doon. Ito, hello po Ate Cherry Tusaki, akon bawa. Dahil ang punto ko lang naman dito, mapangalanan lang yung pagkatao ni Dayunior, mabanggit dyan sa ginawang hearing ni Senator Bato. Kasi ang masaklap nun kung hindi po nabanggit yung pangalan ni Dayunior. So walang kwentang hearing yon. Sa akin po ha, para sa akin, okay na ho yun, sapul na ho yun. Enough na po yung nakita ko dito, napakinggan ko. Nadabanggit ni Morales ang pangalan ni Bongbong Marcos Bungit Maricel Soriano. Na talagang lulusubin talaga dapat nila ito, guys. Dito pa lang okay na ako eh. Masakit na ang ulo dito ni Ma'am Shea. Yung mga ensaymada balagers ngayon, nagsiiyakan na. Tanga, tawagin ka dyan na nagsusup-sup ka dyan. Dito, patunay lang, ngayong dokumento ni Maharlika, Pedialyx, legit. Para sa akin na, baka ano naman kayo mga, magagalit na naman kayo. Legit, buhay yung tao. Diba, sinabi ni Attorney Harry Roque, ang tanging lang makapag-certify na legit itong dokumento na ito ay yung mismong pumirma dyan sa dokumento na yan. O sino ba? Si Morales. Jonathan Morales, buhay na buhay, nasa Senado. O, pakintaban sila ni Senator Bato. Pakintaban, ha? Sinong makintab? ito yung pinakamaganda na sinabi dito ni
Morales, mga kababayan ko, huwag nyo na tingnan yung ulo. Bilog talaga, bilog. Bilog, bilog, bilog. Oh, ito, ito guys ha. Parang nakita ko yung ano ha, planet Saturn. At planet Mars. Send to Johnson. Hello po, Josephine. Magandang gabi sa inyo. Ito, 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 ito. At ito yung pinakamagandang sagot para sa akin ni Morales. Ilang oras ba? I think mga 2.5 hours sila dyan sa Pidea Lakes, no? 2.5 hours. Ito yung pinakamagandang sagot na nagustuhan ko kay Morales. Na kung magurgur siya, ang tanging suspek po dito ay si Da Junior. Utang ina, patay kayo di ha, ha? Ito, mabigat ito ha. Mautak. Pero sa akin, mautak si Morales eh. Alam niya, delikado buhay niya. Alam naman natin yan. Delikado po ang buhay ni Morales dito. Siyempre, binangga niya presidente eh. O ito, pakinggan po natin. Ito yung pinakamagandang sagot na binitawa niya. Ganyo po. Oh, ako yung nagpapasalamat, Jonathan. Take care, Your Honor. Please take care of yourself. Mm-hmm. Yes, Your Honor. Alam mo na, nasa law enforcement tayo. Alam mo. Yes, Your Honor. Ano pwedeng mangyari sa'yo? Ha? May mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo. Nagagawan ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort pa-uwi ngayon, meron tayong Sergeant at Arms dito, pwedeng escortan ka. Your Honor, for the record, ano, wala namang ibang mag-i-interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na naandun sa confidential documents, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila lang po, yung naniniwala po ako, no? Sila lang yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahamak, ay sila na rin yung mag-provide ng security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang, ano, no? Walang ibang tao na mag-i-interest sa akin, kundi sila lamang. Ako sa akin po, Your Honor, ano, for the record, trabaho lang po yung naging kinasangkutan ko dito. Trabaho lang po. Wala akong personal na anuman sa kanya. Wala akong walang buti na maidudulot sa akin itong pangyayaring ito talaga. Tamkab, salamat sa pangulay. Kaya po ako sumulat. Kung sinasabi man na ako eh kung anuman yung ano nilang paninira sa akin, wala pong problema sa akin yon. Ang gusto ko lang po yung katotohanan. Anyway, naintindihan mo naman siguro din yung ginawa ng PDEA just to set the record straight. Naintindihan ko po sila. Tingnan mo ha, ito ha. Palakpakan nga natin dyan si Morales para sa akin. Alam nyo ano yun sir eh. Protection niya yun sa kanyang sarili. Siyempre, nakatakot binangga niya presidente. Daming mga bangag dyan eh. No? Sa Marcos admin, daming bangag. Gobernador nga po ng Tagum, binanatan, tinanggal si Gobernador Mamba. Pastor Kibuloy, inasubuhan. Ang dami oh. Siyempre, protection niya. Alam naman niya talagang mabigat yung kanyang ano, hinaharap ngayon. Sabi niya, wala namang makuha dyan. Wala naman talaga siyang makuha dyan. Panganib ang makuha niya dyan. At sana, Sin, ang ginawa mo sana dyan, Jin, ikaw na po siguro nag-request, Sin, ng security. At dapat nilagay na lang to sa witness protection program, Senator Bato. Baka pwede ho yun. Na lagay mo sa witness protection program itong si Jonathan Morales. Dahil maliwanag po, Sin, na mabigat ang kanyang mga isiniwalat. At ang kanyang paglutang dito sa inyong committee ay buwis buhay. Hindi lang po buhay niya ang nakasalalay dito, kundi buhay ng kanyang pamilya. Isipin niyo po, ako, lalabas ako dyan, buwis buhay ako. Sakripisyo ko yung buhay ng pamilya ko para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ayun yung nakikita ko guys dito. Medyo nagkulang lang ng kaunti. Talagang nagkulang, Senator.
tanggapin nyo po? Kasi ikaw, dati kang police, PNP chief ka. Isipin mo na rin yung kaligtasan. Siya na siguro ang mag-initiative, no? Na ipasok ko nga ito sa witness protection program. Ano bang proseso ng witness protection program na para maipasok siya? Kasi ito, binabangga niya, presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito lang ako. Your Honor. Dating ka investigador, alam mo yan. Yes, Your Honor. Your Honor. In order to establish everything, pakita mo, di ba? Yes, Your Honor. Wala din sama ng loob. Wala po, wala General po. General Lasso, sir, wala kang sama ng loob kay Jonathan Morales. Ah, sir? Okay lang tayo, sir, ha? Tingnan mo, ha? Nung tinanong sila si Lasso, no, na wala kang sama ng loob kay Morales, hindi naman siya sumagot ng oo. Yung gumanon lang, yung muko. Mukhang delikado talaga o ito si Morales. Nako, mag-ingat ka, Morales. Ngayon. So tulungan natin i-monitor din yung safety niya. Ah, baka masingitan tayo, sir. Mahirap na. Tayo sisisihin ito. At hindi ko makarga sa konsensya ko yan dahil ako nagpatawag sa iyo dito. Jonathan. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Okay. Tingnan mo, ha. Sinabi na yan ni Senator Bato na magiging makukonsensya ako kung may mangyayari sa iyo kasi ako nagpatawag sa iyo dito. Dapat usahan natin, ikaw na po mismo nag-initiative na proteksyonan natin yung taong ito. At gumawa ka ng parang resolusyon man lang to protect him, pamilya niya, kusa na lang ba? Kasi kung may mangyayari talaga dyan, Sin, ikaw talaga masisisi eh. Committee mo yan, in-invite mo yung tao dyan eh. Yan lang naman talaga ang nakikita namin, Sin. Pero ako, sa akin, nagalit talaga ako kanina kay Senator Bato kasi ano bang nangyari kay Sin? Para bang pinapaboran itong mga alipuris ni Bangag, no? At nag-ugat nga ho ng pag-post ni ano, ni Maharlika na na-distract siya. Alam mo, okay na sana si Senator Bato eh. Ako sa akin, aminin ko sa inyo ha, ako po ay okay po sa akin si Senator Bato nung dulo, sabi ko nakabawi si Sin. Dito po siya umuki sa akin. Alam mo yan. Teka lang. Lakihan natin to, guys. Lagay natin dito sa baba. Ito, ano lang tayo dito? Prangkahan na lang tayo dito, mga supporters ni Senator Bato. Mas maganda po yung prangka. Wala tayong ano dito, wala tayong drama-drama ho dito. Ako sa totoo lang, guys, nung dulo-dulo ho, umuki sa akin si Bato, si Senator Bato, lalo na po nung puncher, nung nilabas na yung parang nagkaroon siya ng ano, ng comparison, nakita niya na, General, hindi na po pwedeng gawing EI din po itong butas ng puncher. Gawing puncher. Kasi siyempre, yung sinirox mo yun, nakikita mo rin yung puncher na dalawang butas eh. Sinabi ni galing niya kasi Senator Bato. Galing niya sa kanya. Na, siyempre pag maliwanag ang dokumentong hawak ni Maharlika na isinapubliko ay all documents legit dahil may dalawang butas ng puncher. Kung EI, grabe namang EI na yan, pati butas ng puncher eh nakukopya. Doon ako umano, 'di ba? Tayo dito kanina, sabi natin, galing-galing ni Senator Bato, sabi ko. Ituloy-tuloy mo lang yan, Sin. Sabi ko, ituloy-tuloy mo lang yan, Sin. May mangyayaring maganda na sa hearing. Kaso nga lang, ang problema, na-distract si Senator Bato na wala tuloy yung puncher. Nagiging punchimbag. Well, talaga, oh. Eh di ako sa totoo lang, oh. Okay na ho sana yun eh, yung ano ni Bato Birada. Pero guys, aminin ho natin mga kababayan ko. Kampo ni Senator Bato, kaibigan ko yung anak ni Senator Bato. Sinabi ko po sa inyo, pag nasa tamang landas ang tatahakin ni Senator Bato, sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo iiwan. Kasi gusto ko dito yung katotohanan. Yun lang ho. Pag para sa bayan ang inisip mo, Senator Bato, dito,
mark my word, hindi ko kayo iiwanan. At ipaglabang ko kayo hanggat malaman natin ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ng presidente natin ngayon. Ma'am Proserpina Veracruz, maraming salamat po sa inyong pakulay. Nagiging parte rin ako sa buhay ni Senator Bato, mga kaibigan ko, at matalik kong kaibigan yung anak niya, panganay niyang anak babae. Pero sinabi ko sa kanya, sa inyo, you need to accept the criticism. Tanggapin nyo yung magkikriticize kami, criticism. Walang perpektong tao sa mundo. Kasi ako, ito guys, sa akin lang ha. Oo, nasaktan si Senator Bato dahil sa post ni Maharlika. Pero sabi ko, tanggapin ninyo na may pagkakamali kayo. Kasi kung hindi nyo po matanggap yan, whether you like it or not, mga kababayan ko, darating ang time na lahat ng mga tao ngayon na nagbabas kay Senator Bato, magiging kumbinsido tuloy yan na mikos-mikos yung ginawa ni Sin. Tanggapin nyo, improve na lang sa susunod. Ano ba yung kinikritisize? Pinupulaan kayo, bias, hindi balansi. Dahil nakitaan nga, mayroon nakitaan na mga statement ni Senator Bato, kagaya kanina, isa lang yung video na pinipli natin, sinabi niya, correct, dapat iwasan natin yun. Hindi ako sa nagmamagaling. Kami ay nag-observe kami dito. Mula umpisa pa lang hanggang dulo na panood namin yung hearing. Yung comments, flood comments, lahat uniform. Yung sentimiento. Hawak ba namin lahat ng mga yun nagko-comments? Hindi. Yan ang busis ng bayan. Busis ng masa. Pagkadismaya. Na dapat tanggapin natin yung kritisismo at you need to correct. Huwag mong hayaan, naihiya ka. O, tingnan, pakinggan natin yung ano ni Senator Bato dito, mga kabista ko. Ito. Ito na, nagalit na sa akin si Marlika. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Okay. Stop muna tayo. Tubig muna, Sin. Hindi ko alam kung sino yung nagpipid sa kanya. Ng post ni Maharlika. May nag-forward ba? Alam nyo po, kampo ni Senator Bato, ito yung sasabihin ko sa inyo. Kung meron man nag-forward ng post ni Senator Bato o ng post ni Maharlika kay Senator Bato, nagkamali ka para sa akin. Dapat pinatapos mo muna yung hearing bago ka nag-forward ng info kay Senator Bato na si Maharlika nagpo-post ng ganyan. Gets nyo yung punto ko? Kainitan po ng hearing eh. Tapos bigla mong sininda ng impormasyon si Senator Bato. Hoy, nagpost si Maharlika ng ganito. Eh dapat sana hinayaan nyo na lang muna. Kasi napaka-imposible naman si Senator Bato habang nagkakandak ng hearing, ay puta, panay Facebook. Oh? Facebook po ito guys eh. Panay Facebook, tolpok-tolpok. Ano yun? Merong nagpipid po sa inyo. Diyan sa kampo ni Bato ang tanga nyo! Hindi si Maharlika ang nagdi-distract dito. Kayo, mga staff ni Senator Bato, ang tatanga nyo! Ang ganda na ho ng hearing eh. Ang ganda ng momentum ni Bato. Maganda na ho. Bigla kayong nag-forward ng impormasyon na tahimik si Bato. Sinisert yung post, binabasa, tatanga talaga. Tatanga. Sabi ni Jolie, inabot nga yung CP. Inabot pa ng mga tanga. Di pinahamag yung Senator Bato. Yung emotion ni Bato, uminit. Pag tinignan mo, ini-examine mo yung post ni Bato, putatang,
tanggapin nyo nga ho yung kritisismo namin. Patanong, basahin pa natin. Yung post ni Buljak, ni Marlica, patanong eh. Tinag si Senator Batoy, ang hawak naman kasi ng PIDS na yan eh. Mga tao ni Baton, tatanga nyo. Nasira tuloy. Ano yung naghihiring, nagpipisbok? Senator Bato de la Rosa, tinag si Buljak TV. Si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales, kasi pinatawag na ni Bato nga eh, ng si Marlica. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Puta tanong guys eh. Yan ang mahilig na, yan ang tanong. Yan ang maliwanag na tanong pa. Sikat ng araw, magtatanong na ba ako? Nabayaran ka ni Lisa? That's only a question. Tanong lang yan. Hindi akusasyon. Ang problema nga ho, mainit yung hearing. Ngayon, sigurado, si Bato siguro, ang init na ng ano niya, kumbaga. Puntakin mo, ang hirap ng buhay ni Senator Bato, mag-isa siya dyan eh. Yung mga ibang senador, wala rin mga itlog. No? Wala rin mga itlog yung mga senador eh. Sulong-sulong flight siya dyan ah. Sulong flight si Bato dyan. Kung ikaw ba naman, sa dami-dami mong, sa daming resource person, ikaw mag-isa, ikaw lang magtatanong. Putab. Tapos presidente pa ng Republika ng Pilipinas ang pinag-uusapan dyan. Tapos dinistract pa ninyo si Bato. Tanga nyo. Dapat hinayaan nyo yung amo nyo sa naturang hearing. Saka ka na mag-interrupt kung tapos na. Sabihin mo sa kay Senator Bato, Sin, nag-post ni Marlica. O ito, Sin, ikaw pinatamaan. Para ma-examine niya ng maayos, na, ay, teka lang, tingnan ko nga kung akusasyon ba ito or patanong. Eh, ang liwanag po yan, o patanong. Ngayon, nadala tuloy si Senator Bato ng emosyon. Sayang, o. Kasi bumili ba ako dun sa puncher? Hinihintay ko kasunod siguro, triangulo. Oh, sige nga, pakinggan po natin yung pagkadismaya ni Senator Bato dito. Irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth. And nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. Marlica. Marlica! Punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung... Tingnan mo. Yung ano tuloy dito ni Bato, ni Senator Bato, yung pagtingin niya dito, tinitira siya ni Marlica. Oh. Sabi ni Cristina Palacios Amor, sinadya yun para ma-interrupt si Senator Bato. Bakit niya interrupt si Senator Bato? Ang ganda na ho ng papuntahan eh. Papunta na kay Damunyur eh. Oh. Tingnan mo. Tingnan mo si Senator Bato. Na misinterpret na tuloy niya, inisip na niya na tinitira siya ni Maharlika. Eh hindi po tira yan eh. Tanong. Karapatan ng bawat Pilipino magtatanong. That's only a question. Hindi akusasyon. Iba kasi ang akusasyon sa tanong. Wait eh. Nagtatanong man lang kung nabayaran na ba siya ni Kukak. Oh. Na mali na tuloy. Rumble na ba? Rumble na animal. Nagka-rumble. Okay, tuloy nga. Gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. Okay nga. Hayaan mo na natin, pakinggan mo na natin. Mayor Pat, ha? Kailangan itong hearing na ito dapat, magpapail pa ako ng resolusyon. Then, pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako. Wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-action na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako.
Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, no, if I am being unfair to you, if I am being persecuting, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na ganun daw ang ginagawa ko? Eh, di ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Pakinggan muna natin yan, ha, si Senator ba to? Marlika, tingnan mo! Kung ilang senador ang dito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. Ayan. Medyo tumatama dyan si Senator Bato. Actually, Senator Bato, wala namang intention si Maharlika talaga na ma-distract ka, mag-interrupt sa'yo. Ang mali lang ho talaga dito yung staff para sa akin. Ang totoo naman ho na si Senator Bato lang talaga ang gustong mag-imbestiga. Alam mo, ipit din siya dito para sa akin. Ipit din siya dito, guys. Antakin mo, presidente ng Republika ng Pilipinas, walang ibang senador na umupo dyan, siya lang. Talang ipit siya dito. Sipi, kumiti niya yan. Pag hindi siya umupo dyan, anong mangyayari? Wala siyang yagbuls. Umupo siya, nasan yung ibang senador? Yun yung pinakamatanong. Ako, tatanungin ko rin nga ho, nasan yung ibang senador na mahilig mag-grandstand? Mahilig magpasikat. Bakit hindi ho tumabi kay Senator Bato? Bakit walang man lang kasama si Senator Bato yan? Mag-isa lang? Bakit? Iniwan nyo si Bato? Nasaan yung iba dyan? Puta, druga, pinag-uusapan yan, ha? Ako nakikita kong ipit si Bato dito, hindi niya alam . Kasi presidente ang binabangga. Pareho sila dito, ipit ng Morales. O bakit? Sino bang dahilan na pag-usapan siya sa Senado? Si Bato! Si Bato! Di ngayon, sabi na ni Ma'am Singon, animal ka ba to? Bakit ka nag-hearing dyan? Lahat ng mga ensaymada, mga BBM supporters, binabas din si Bato. Akala ninyo hindi binabas si Bato? Puta, tinitira si Bato ngayon. Pinagtulungan din si Bato ngayon. Bakit nagkaroon ka daw ng hearing ba to dyan? Tungkol sa bangag. Kaya ipit si Bato dito kasi binabas din natin. Ganito, ha. Hindi mo maintindihan saan dito lulugar si Bato. Sige, apply na lang konti. Apply natin konti. God damn. Mm. I know you're monitoring right now. Mm. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? Mm. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ayan. Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlika. May punto rin siya dito. Ha? May punto rin siya. Hindi na ako nag-hearing dito. Mm-hmm. Kung gusto mong nabayaran ako ni
First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak yung ring. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. Mm-hmm. God damn. My God. Okay. So, ako sa akin guys, ha, ayaw ko magiging bias, no? At ayaw ko rin, ano, si Maharlika, wala naman siyang intensyon talaga na babuyin o madistract ang hearing ni Senator Bato. Kasi meron naman talaga tayong freedom of expression at freedom of speech. Anytime, pwede ka magpo-post. At yung post, maliwanag patanong. Ang problema nga lang ho dito sa staff, biglang sumingit. At pinakita kayo, binigay pa yung cellphone, di ba? Pinabasa. Doon na-distract si Bato. Ngayon naman, si Senator Bato, hindi niya na-qualify masyado yung post ni Maharlika. Ang tawag dito, misunderstanding talaga. Hindi nagkaintindihan. Yan ang nakikita ko dito. Kasi, ikaw ba naman, mag-isa ka lang dyan eh. Pero at least ako, okay yun. Dahil, tinuloy ni Bato yung hearing. Pinigilan pa nga ni Subiri, di ba? Misunderstanding lang yan. Na-misunderstand lang ni Senator Bato yung post ni Maharlika. Pinigilan ni Subiri. Pinigilan ni Jinggoy. Tingnan nyo ha. Pinigilan ni Jinggoy Estrada, pinigilan ni Subiri, pero si Bato hindi nagpatinag. Tinuloy pa rin niya yung hearing. So, ibig sabihin, si Bato ay tumapag din kahit papaano. Pero nga, nakulangan. Ganito ha, huwag masyado tayong magkaroon ng conclusion yung pagkatao ni Bato. Meron pa namang nagsharing. Tingnan na ho natin. At least ngayon, nalaman ni Bato yung sentimento ng bawat Pilipino. Na Sin, oo, na alam namin Sin, na ikaw lang talaga mag-isa dyan. Kudos sa'yo. Saludo kami dahil ipinagpatuloy mo yung pag-hearing. Pero sana ho, tanggapin nyo rin yung kritisismo naming mga ordinaryong Pilipino sa obserbasyon po namin sa ginawa mong hearing. Oo, naintindihan namin dahil ikaw mag-isa. Pero sana ho, huwag mong isipin na kami ay kalaban ninyo. Dahil awang-awa na rin ho kami sa inyo kasi binibira ka po ng mga Pulawan ngayon. Binibira ka rin namin. Binibira ka rin ng mga subscribers namin. Dahil nga, mayroong nakitang hindi maganda. Eh, hindi po natin pwedeng itanggi ho yan. Kailangan po tayo ito, magiging win-win solution na lang ho tayo dito. Tama, huwag magbalat sibuyas na lang. Kung mayroong pinupuna sa'yo, sa susunod na hearing, i-improve namin kasi hindi naman lahat na ng hearing mo, Senator Bato, pinupuna namin. Hindi eh. Umanga nga pa nga po sa puncher eh. Di ba? Umanga ho kami sa puncher. Ina nga namin, bumilib nga, palakpaka kami. Sige, Sin, ito, ituloy mo yan, ituloy mo yan. Ang ano natin, magiging bukas lang ating isipan lahat. No? Sabi ni Marilyn, piyapiyang ko, yun nga yung problema kay Bato Bistak, nagpa-hearing na rin siya, dapat doon siya sa tama, hindi yung bumabalimbing pa siya. Oh. Yun yung ano natin diyan. Abangan sa susunod. Maraming salamat, Ma'am Marilyn Piyapyanco. Nakitaan kasi namin talaga Senator Bato. Kampo ni Senator Bato, tanggapin niyo po, nagkamali kayo yung staff ni Senator Bato. Narong timing po kayo, mali kayo ng pasok. Tangan niyo nga eh. Sabi ko eh, promise. Sino man kayo, tangan niyo. Eh, dinidistract nyo. Hindi naman si Maharlika ang nagdidistract kay Bato eh. Ang nagdidistract po yung staff ni Bato. Yan po yung mali doon. O tingnan mo, ito si Maharlika. Kung ang purpose ni Maharlika ay pangdidistract kay Senator Bato, hindi magsusuri si Maharlika. Manindigan si Maharlika. At lumalabas po dito, Senator Bato, kakampi ka namin. Kakampi ka ni Maharlika. O ito ha. Kakampi ka ni Jonathan Morales. Kakampi ka namin. Pakinggan niyo po yung ano ni Maharlika. Ito. Pakinggan niyo po. Gusto kong sagutin kasi pikon-pikon si Senator Bato sa akin. Senator Bato, I will give you an advice. Nahingi ako ng pasensya sa'yo kasi nagtatanong lang naman ako. Mm. Eh, kasalanan ko din siguro kasi tinag kita, Senator Bato. So, ito yung post ko na nireakan ni Senator Bato. Ito naman kasi itong Maharlika na to. Hoy!
Okay, bakit yun ang tanong ko? Kasi based po yun, Senator Bato, sa nakikita doon sa DZAR, doon sa mga comment section, na dismayado ang taong bayan. Okay? Sana po, as a senator, at as PNP, dapat you have to be tough. Hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo yan. Correct. Hindi kita binababoy. Pero, humingi ako ng pasensya sa'yo sa dahil na disrupt ko ang hearing unintentionally. Senator Bato, please, ituloy mo yung ano na yan. Thankful pa rin ako sa'yo. Grateful, nagpapasalamat ako kasi binuksan mo to at ikaw lang ang katangay-tanging investigador doon. Si Tolentino, nakita ko, lumayas na rin. Oh, tingnan mo. At nakakalungkot. So, appreciative pa rin ako at grateful sa'yo na binuksan mo yung investigation to. Tingnan mo, si Maharlika, nagpapasalamat kay Bato na si Bato lang may yagbols. O, tingnan mo si Maharlika, no? At yung ano ni Maharlika, wala, hindi niya binabanatan si Bato. Pinupuri pa ni Maharlika eh. Si Bato. Ang tanong mo, yung tanong natin yung stop na yun, patayin ang stop na yun eh. Sinira mo yung moment ni Bato. O, tingnan mo si Maharlika ha. Si Maharlika na nagsasabi. Hindi kita binabanatan, sir. Saludo ako sa iyo, sir. Maayos yung ginagawa mo. Ito ako, palakpakan nga natin si Maharlika. Real talk. Kasi nga, nabuwisit naman na talaga mga tao. No? Real talk lang itong kay Maharlika. At believe ako kay Maharlika, kasi nga, pinupuri niya si Bato, humingi agad siya ng sorry, dispensa. At hindi naman talaga kasalanan. Actually, hindi naman dapat kailangan humingi ng dispensa si Maharlika. Kasi hindi naman na talaga niya kasalanan. Wala naman siyang intensyon na sirain, i-distrap si Bato. Wala, wala naman ganun talaga eh. And honest naman si Maharlika. Tutuloy natin oh, kunti oh. So, huwag po kayong magalit. You know, if you are for the Filipino people, tanggapin niyo po ang kritisismo namin. Correct. Kahit nalabag sa loob niyo, you have to accept that you are a public figure, you are a public servant. So, bring it on May 7. Thank you, Palanga. Oh, ayan! Ayan, palakpakan nga rin si Maharlika, oh. Okay, ganito. Ako sa akin, guys, sa binitawang salita ni Maharlika, kontento siya, nagpasalamat siya dahil nagkaroon ng investigasyon. Kasi, iyon naman ho talaga ang ating gusto. Dito sa Bistak Pilipinas, lahat, si Maharlika, mga DDS na Senator Bato, mag-imbestiga ka. Dito sa PDLX, patunayan natin bangag si Damunyor. Di ba? Ayaw imbestiga. Ito nangyari na ho. Ay, nag-imbestiga na. At isa pa sa papalabas ko, mismo yung si Jonathan Morales, ay hindi naman siya disappointed kay Senator Bato. Pero, iba-iba kasi yung pakiramdam talaga natin. Iba-iba ang opinion natin. O, sabi ko nga sa staff ni Senator Bato, umayos kayo. Yung pagkakamali ninyo, tanggapin ninyo. Sa susunod na hearing, i-improve ninyo. Hindi namin kayo kalaban eh. Nagpapasalamat nga ho kami eh. Na nagkaroon ng hearing eh. Dahil kung walang hearing, walang mapag-usapan. Hindi natin mapag-usapan na legit iyong PDEA na dokumento, nandyan si Morales, buhay si Morales, nagpapatunay na totoo. Yan yung nakikita ko ho. Eh, tingnan mo, sabi ni Maharlika, well, nasan si Tolentino? Lumakad lang daw. Tapos si Bato lang naiwan. Yun ang nakikita ko, guys. Hindi rin biro yung ginawa ni Bato. Hindi biro yung kay Jonathan Morales. Lalong hindi biro yung kay Senator Bato kasi hindi naman magkakahiring kung hindi kay Bato. Binangga nga po ni Subir, binangga ni Jingo, hindi nagpapatinag. Kaya ang punto ko dito, pare-pareho tayo, meron kanya-kanyang opinion, pero ang bottom line, ang kagustuhan natin dito, magkaroon ng tuldok. Kung ano ang tunay, yung katotohanan, kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, ipagpatuloy mo, Senator Bato, iyong hearing mo. I-improve natin, iwasan yung conclusion. Iwasan yung pagkakampi sa bawat partido. Hindi namin sinabi na, kampihan mo kami. At hindi rin po namin sinabi na, lalong ayaw namin na kampihan yung PDEA. Magiging neutral ka, hayaan mo lahat, huwag mong gatungan, huwag mong kampihan. Yun lang ang nakikita ko dito. Alam niyo po, Senator Bato, kay staff ni Senator Bato,
pag magtagumpay dito si Senator Bato, mamahalin siya ng bawat Pilipino dito. Total, sinabi naman ni Senator Bato, ako, hindi kaya ako bilhin, hindi ako mabibili ni Lisa. Yung pagkatao ko. Oo. Oh. So sa next hearing, pakita natin, sir. Ipakita natin, sin. Yung mga bashers, pwede mo naman yan, ano, pwede mo naman i-consider yan kasi that's a constructive criticism. Ang tinatawag constructive criticism yan. Nasusunod, at magiging kakampinyo kami. Okay guys, tingnan mo ha. Sa tingin nyo ba ho, kung mag-all out si Bato dito at manindigan para sa bayan, ano sa tingin ninyo? Hindi ba natin sasamahan si Senator Bato? Dahil iilan na lang ngayon ang mga politikong naninindigan at nasa tama ang pag-iisip. Itong si Senator Bato, pwede pa ho natin itong hatakin. Pwede pa po natin itong akayin. Tinanong ko nga yung anak niya eh. Nandun pa ba? Saan ba loyal ni Senator Bato? Oh. Puta guys, sinabi sa akin kanino, ayaw ko na lang banggitin dito. Maniwala ho kayo. Ako sabi ko rin, sa mga staff ni Bato, pag ipagpatuloy ni Senator Bato ang pagmamahal sa bayan, kasi sabi ko eh, ang kilala kong Bato, dito oh, yan, sa puncher na yan, nung naglabas siya ng statement sa puncher, bumili ba ako doon? Hindi ko naisip yun ha. Yung naisip ni Senator Bato, hindi ko naisip yun. Naisip nyo ba yun? Hindi ko naisip yun ha. Yung puncher. 1786, salamat po sa pakulit. Bato de la Rosa, bumawi ka sa susunod na hearing. Yes, kailangan niyang bumawi talaga. Kasi pag hindi po siya bumawi sa susunod na hearing, nako, ambot na lang, oy. Wala, good. Tama talaga. O, tingnan mo ah. Pakinggan natin si ano, si Jonathan Morales. Yung kanyang verdict doon sa naturang hearing. Pakinggan natin si Jonathan, yung hero. Eh, si Senator Bato, hindi po tayo nakarinig ng reaksyon sa kanya. Tungkol dyan. Ano po ang masasabi po ninyo? Alam niyo ang ano no, ang isang nag-iimbestiga, hindi naman kinakalaman na magbigay ka ng opinion kung ano yun. Nasa kanya yun eh. Mm-hmm. Nasa kanya yun. Ang nag-iimbestiga kasi, ang purpose kasi niya, ma-extract yung information doon sa respondent. Hindi naman, ano no, halimbawa kung ako mag-iimbestiga, kaya ako nagtatanong, gusto ko mainisip yung mga information na kinakailangan para doon sa mga elemento ng ano no, ng isang krimen. Yung si Senator Bato, no, magaling yan ano. Kaya nakita ko naman sa kanya, talagang marami naman siyang na-illicit na information. Uh-huh. Kaya doon sa mga netizens na kung ano man yung mga opinion nila eh ano no, eh ginagalang ko naman, pero sana naman maging mas ano pa tayo. Laliman pa natin yung pangunawa kasi baka madala tayo ng mga bugso ng ating damdamin dahil hindi nasunod yung ating ano no, ating ina-expect. Mm-hmm. Kasi sa ganyan ano, eh tingnan muna natin yung flow ng ano no. Kasi ang investigation hindi naman para paranihan ng ano yan eh, kundi yung doon sa na-extract na information, yun yung gusto mong makuha, gusto mong ma-achieve. Mm-hmm. So kung tatanungin po kita ngayon, Sir Jonathan, masaya ka naman po sa itinakbo ng investigasyon kanina ni Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado patungkol sa PDEA mix. Opo. Mm-hmm. Nabigyan po ako ng pagkakataon na mailabas ko lahat ng aking mga reaksyon na at nakapanumpa ako. Mm-hmm. At ito eh under oath ako. Sa tingin niyo kaya po doon, sa tingin niyo po sir, naging patas naman po si Senator Bato sa pagtrato sa inyo? Oo naman po. Akita ko naman po, kung meron man siyang mga, ano, no, yung mga bugso ng damdamin, dalala lang siguro po ng kanyang pagiging tao. Dahil mahirap po talaga mag-imbestiga sa ganong karaming mga respondent. Kasi,
ang daming resource person, dalawang issue, dalawang malalaking issue. No? So, kumbaga sa ano, hindi mo naman agad-agad bilang investigador, mababalansi mo ba kung sino tama, kung sino mali. Hindi eh. Iyan ho, nire-record ho yan. Nire-record yan. Merong ano no, merong stenographer na nag-jot down at merong recorder yan. Pagdating ho doon sa ano, tsaka nila i-evaluate yan, ano, tsaka nila i-assess yan. Okay, ayan ha. Mismong PIDEA agent na po ang nagsabi, mga kaibigan ko, na kontento siya sa nangyayaring hearing. Okay ha? Ngayon, ako guys, sa totoo lang, mukhang napaganda pa yung banat ni Marlica at bugso ng damdamin ni Senator Bato. Kasi dito mo makikita guys kung sino yung malawak na pag-uunawa at sino yung magiging kakampi natin. Kasi para sa akin guys ha, ito ha, kailangan natin magiging kakampi si Bato. Kasi pag hindi natin magiging kakampi si Bato dito, walang kwenta ang magiging resulta ng ating ipinaglalaban dito. Kasi iilan na lang itong mga senador na mayagbuls eh. Diba sabi ni Marlica, bilib ako sa'yo Bato kasi pinagpatuloy mo yung hearing mo eh. Yun naman kagustuhan natin. Sabi rin ni Morales, hindi ganun kadali ang pag-iimbestiga, lalo na maraming resource person. Pero ganun pamansin, meron kang i-improve. Meron kang dapat patunayan sa aming mga Pilipino. Saan ka ba? Mahal mo ba ang sambay ng Pilipino? Mahal mo ba ang Pilipinas? Mapapatunayan mo yan itong pinasok nating katakot-takot na hearing, delikadong hearing na ito. Dahil ang involved dito ay yung presidente ng Republika ng Pilipinas. May punto rin dun si Bato. Kung kakampihan daw niya si ano, si Ida Junior, edi sana hindi na siya nagpaimbestiga. May punto siya doon. Kasi bakit ako magpaimbestiga kung masisira yung kakampi ko? Na by this time, lumalabas sa bibig mismo ni Jonathan Morales ang pangalang Bongbong Marcos. At siya po mismo nagbanggit sa Senado. Bungit. O dito pa lang panalo na tayo dito. Dito pa lang nakuha na natin ang gusto natin na malaman ang sambay ng Pilipino na itong presidenteng ito mayroong isyo sa ipinagbabawal na pulboron. What more pa pag meron ng pulboron video at pulboron picture. Tandaan nyo ha, meron pang susunod na hearing. Ngayon, crucial ito para kay Senator Bato. Okay ha? Alam mo, crucial ito para kay Senator Bato. Prinsipyo na ito, Sen, ang pag-uusapan dito. Paano mo makumbinse? Ito kasi ngayon, mga kaibigan, uti ka lang. Ito ha. Ang kritisismo ngayon kay Senator Bato sa unang hearing ay bias, no? Malamya, malambot. Sabi nga yung iba, yung Bato naging tinapay. No? Okay. Yun yung mga bashing kay Senator Bato. Hindi na ikaw ang dating Bato na matapang. Wala kang yang bulls. Ayan, ano? Yan mga criticism mo sa iyo, Senator. Senator Bato. Mga staff ni Senator Bato. Bias. Nagkaroon ng conclusion. Kinakampihan ang PIDEA. Pero, sa sinabi ni Marlica, saludo siya at sa sinabi ng PIDEA agent, ayos naman patas. So ngayon, Sen, sa susunod na hearing, napaka-crucial ito. Dahil mahuhusgahan ka talaga, Sen. Mamimili lang naman dito si Senator Bato eh. Papayag ba siya na
mahusgahan ang tuluyan ng mga DDS na bias siya o i-prove niya na hindi siya bias. Yun lang naman. Yung titing ang ipoprove ni Senator Bato dito. Talagang mahirap para sa part niya kasi presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero kung manindigan si Senator Bato, lalabas at lalabas ang tunay na prinsipyo ni Senator Bato. Kasi sinabi ko nga kasi sa mga staff ni Senator Bato, alam niyo yung mga tao, natatabangan na kay Senator Bato. Hindi niyo pwede yan itanggi. Ngayon, challenge yan sa inyo para muling manumbalik ang pagmamahal ng taong bayan sa inyo. Ngayon, mayroon pa naman eksering. Ipakita niyo yung best ninyo na hindi kayo bias. Ang gusto ninyo, katotohanan. Kasi kung magbalat si Buyas kayo, maglulupasay kayo dyan, mag-iyak-iyak kayo dyan, animal. Pagdating pa rin ng ano, ng hearing, ganun pa rin ang resulta. Focus na lang sa gawin ninyo. Focus dun sa PDLX, patunayan natin kung legit, magkaroon ng conclusion, kung legit ba or not. Pero, titingnan nyo, balansihin ninyo. Huwag kayong basta-basta magkaroon ng kurik-kurik. Anong kurik-kurik dyan? Nasa kami, mag-observe kami. Mag-observe ang taong bayan. Sabi ko nga ho dito sa kagabi, pag nagawa ni Senator Bato ng maayos ang hearing at matatapos ito, panigurado Senator Bato, hindi ka na mga kampanya kung tatakbo kang senador. Mananalo ka't mananalo ka. Yan yung ano ko. Kaya, mahirap yung kalagayan ni Bato dito. Ipit sa dito, guys. Ipit sa dito. Hindi mo, siyempre, sumuporta yan kay Da Junior. Hindi mo naman pwedeng maitanggi yan. Binuto niya si Da Junior. At lalo na, pinag-iinitan din siya ng Marcos admin. Tinatakot ng ICC, International Criminal Court. Yan ang panakot ng mga bangag supporters. Bato, ICC ka, kasama kayo ni Tatay Digong. Ngayon, titingnan natin kung hanggat saan ang prinsipyo ni Senator Bato. Kung hanggat saan ang kanyang kakayanin. Nako, good luck sa'yo, Senator Bato. Okay, basa nga ho tayo. Marlaya, samaan nyo yung laso na yan. Galing niya magsalita. Yan, galing niya magsalita. Ano yan, ma'am? Ay, ayusin nyo yung comment niya, pambira, mamali tayo. At last na lang, ipagdasal na lang natin si Senator Bato na lakasan pa niya yung loob niya. Yan na lang, ipagdasal natin. Nakakampi sa atin ang katotohanan. Jonathan Monres, si Bato po kasi party ng Unity Team. Pag nanindigan siya ay kalabanin si Bibim, kailangan niya munang umalis sa gobyerno ni Marcos. Mga Evangeline Legas, bitama kabisdak, kung maging fair si Bato dito, pwede tayong kakampanya ulit sa kanya naman. Labang ko yan si Bato, manindigan nga lang, Sin. Niwala ka, Sin, araw-araw kita kakampanya dito, Sin. Oh, ano lang, manindigan lang para sa bayan. Alam mo naman, Sin, mahal mo ang bayan, Sin. Jonah, di kasi naman Maharlika ang galing. Miss William Magoche, piste kasi itong Balaura bangag Marcos drug test. Lang naman kasi ang sagot tapos ang usapan. Herpulike lang naman yan, tapos ang usapan. Sabi ni Mike Pineda, huwag na tayong magbulahan kasi kitang-kita na nakaside si Bato sa PDIA. Hindi rin naman sinabi ni Senator Bato na side siya eh. At sinabi rin naman po ni Morales na kumbinsido siya na neutral si Bato. Deadlock nga sabi ni Bato, deadlock. Deadlock, pero iwasan lang talaga yung mga komento na parang pumapabor. Kasi alam mo, tao makukulit eh. Malilikot yung utak, kunting pagkakamali talaga sa pool eh. Anyway, kanya-kanya naman po tayong opinion. Meridian Tan, gandang gabi ako sa inyo.
ikat laso sanay sa kasinungalingan naman. Tuturo pa nga ho niya, sinungaling ka, sinungaling ka, Morales. Layo-layo na mga sagot ni Laso. What's up, Papaya Bisda? Kung may kaibigan ang attorney, ask ko, ano ang observation niya sa hearing? Ako, ayaw ko na ng attorney. Doon na ako magbabase kay Morales eh. Kasi kung si Morales po hindi kumbinsido na patas yung hearing na nangyayari, baka nga ho, kailangan natin ng mga abogado kagaya ni Atty. Salpanilo. Anyway, magkukomento naman yan sila ni Atty. Harry Roque. Komentuhan din natin. Sabi ni Purok Norma, Purok Norma, magandang gabi sa inyo. Virginia de Guzman, Senator Bato, gayaan mo po si Expedia agent, may paninindigan. Sana, Senator Bato, huwag umurong ang yagbol. Yung tiwala ng tao. Alam mo kasi yung tiwala ng tao kasi guys, pag na-establish mo ho yan, maniwala ka sa akin, ipagtatanggol ka yan hanggang dulo. Kagaya kay Tatay Digong, tiwala tayo. Jake Corte, sir, kung magpakalbo si BBM, saan kukuha ng buhok para itest? Ano yan, Tol? Bakit magpakalbo si Da Junior? Celia Electrica? Di ba naman nabibitayan, di ba? Ito sabi ni Erwin, gusto ko ito basahin, wala kasing diin ang mga tanong ni Bato. Ayan, Senator Bato, didiinan mo konti. Takot-takutin mo ba para ang ilang pidiya ng mga sinungaling, malaban natin mga sinungaling. No? Sabi ni JJR All the Days Vlogger is the best. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Jerem, pag naging matapang si Bato, bawat tanong niya sa pidiya, believe na talaga ako sa kanya. And Sin, diinan mo Sin. Yung mga staff, makinig kayo. Hindi naman namin kayo dinidiktahan, pero ito po busis ng bayan ito. Diinan nyo. Walang masama sa pagdidiin. Lalo na pinag-uusapan, pulburon. Victoria Donato, yes, pre natin si Senator Bato at Agent Jonathan. Alam mo, laban natin lahat ito. Laban din ni Bato. Nagpa-imbestiga siya eh. Naano na siya dito eh. Anong tawag dyan? Nabasa na siya dito eh. Oo, napasubo na siya eh. At si Jonathan, media agent, nako. Si, sabi ni Yane, ang solusyon lang naman dyan para walang gulo, magpa-drug test. Hair follicle test po dapat. No? 8. If only they are like Senator Robin Didiis PDP. For sure, you are not afraid of anything. Sana tumabi si Idol Robin, oh. Kahit si Idol Robin, di ba lagi naman tumatabi si Idol Robin kay Bato? Ngayon, wala si Idol Robin, ah. Oh. Martin Lloyd, focus kasi dapat walang Facebook. Round 1, it's atay, sabi, did luck. Ipalabas ang litrato, ipalabas ang pulboron, ako, iyak. Sabi ni rin sa PM Ayer daw, di sinungaling. Ewan ko. Sabi ni Rosola, napahiya sila so dahil agad sa sinabi niya na AI generated daw ang dokumento nang ipinakita ni Marlica. Yun pala ay totoo na pinatunayan mismo ni dating PDIA agent Jonathan Morales. Tapos gaganunin talaga. Sinungaling yan, sinungaling. Ay gago, no? Sinungaling. Huwag mag-Facebook kasi, huwag mag-Facebook. Sabi ni Jay Fort, kulang sa follow-up question at nalilihis minsan yung usapan. Makinig kayo, Senator. Kulang sa follow-up question at nalilihis sa yung usapan. At minsan, Senator, na-interpret, minsan na-interrupt yung sagot ng resource person, na-interrupt ni Senator Bato. Sana hayaan lang muna at hanggat sa magsawa, no? Total, solo naman si Senator Bato yung committee niya eh. Ayaan na natin muna. Bitcoin, Senator Bato, be like a hard rock naman. Kailangan maging bato.
Senator Bato, maging bato ka! Naku, pader yan. Imbitahin si Tatay Digong for next sharing. Para magkalakas ng loob si Bato. Bira naman, mag-isa lang si Bato naman. Di naman sinamahan, no? Hermel Datore, saludo ako kay Jonathan Morales. Christian Lem, give Senator Bato benefit of the doubt sa kanyang ginagawa ngayon. Meron pa naman continuation sa next session. Baka may plano siyang kunin muna ang loob nila para next session na niya babanatan. Wait lang tayo. Sana nga sin. Yan ang ano natin. Abangan natin o yan. Kasi ako guys, ilan na lang ho ang ano eh. Naantig lang ako sa mensahe sa akin. Alala kong bias, lagi ko mang binabati ko si Senator Bato. Dahil babasahin lang ako sa inyo. Ito. Sabi sa akin ang anak ni Senator Bato, basta isa lang masasabi ko, sobrang kaunti na lang nagtatrabaho sa gobyerno ng buong puso at walang bahid ng pansariling interes. Huwag nyo sanang bawasan pa. Sana yung mabawas yung mga tahimik lang. Pero puro kasakiman lang ang nalalaman. Yan po yung mensahe ng anak ni Senator Bato. Malalim ho ang message niya sa akin. Pero sabi ko sa kanya, tanggapin mo. Sagutan kami sa messenger, sabi ko, tanggapin mo, magkikriticize ako kasi yan ang nakikita ko, magkikriticize ako. Yan ang nakikita namin, nagkikriticize. Kasi nga, ilan na lang talaga, tama naman ho siya, ilan na lang ho talaga ang mga politiko ngayon na nagtatrabaho ng tapat sa gobyerno, tapat sa bayan. Ang punto siguro niya dyan, baka pwede, suportahan nyo kami sa ipinaglalaban namin. At wag natin husgahan. Sabi ko, okay, mayroon pa namang ano, nagsharing. Ang ano ko dyan, tanggapin nyo na may pagkakamali kayo. Mayroong nakita ang sambay ng Pilipino na hindi maganda. Na i-prove ninyo sa next hearing na yung mga bashers. Kasi nagiging bashers na tayo eh. Bashers na rin yung iba dyan eh. Ay butihin niya. Ayusin niya. Huwag magbalat sibuyas. Tanggapin lahat ng kritisismo. Yan lang naman talaga. At totoo lang. Kasi kung ako sa akin, naniwala pa rin ako eh. Ang puso ni Bato nasa kay Tatay Digong. Yan ni sabi sa akin ng kanyang anak. Siguro nakulangan lang tayo. Ito para sa akin ha. Siguro nakulangan lang talaga tayo. Nakulangan lang talaga tayo sa nangyayaring investigasyon. At iyon ang dahilan kung bakit nagurumentado ang mga netizen sa comment section. Kulangan talaga. Hindi tayo satisfy. Hindi natin nakitaan ng pagdidiin. Kasi yun ang gusto natin eh. 'Di ba? Yung parang idiin mo. Idiin mo, ibaon mo. Parang ganun ba? Nasa kaligitnaan na ng kasarapan, ibaon mo ba? Hindi man naman talaga. Oh. Loko kasi yung stop na yun. Bigay ka pa ng Facebook, sarap na sana nun eh. Ang sarap na sana yun eh. Nasa kaligatan ng kasarapan. Diyos ko, Nimal. Biglang nabuhusan pa eh. Sabi ni Smith, tigasan mo ba to? Tigasan mo! Yeah. Babaw na sana, kasarapan o. Oh. Ito naon siya, me. Killjoy yung stop na yun. Killjoy ka, ma'am. Sino ka ba, sir? Killjoy ka? Killjoy nga. Animal.
Ganda na sana yun, hindi. Kasarapan. Banat ba ito? Banat! Banat! Tigasan mo! Yeah, biglang nag-ano, biglang nag-brand out. Yung naglang out animal. Sabi, ano, gago talaga. Killjoy talaga kayo. Oh. Kaya, hindi ba po pwede kayaan yung mga kasarapan yan, eh. Tigas na nga eh, pinalambot pa. Titigas na eh, pinalambot pa. No? Diyos ko, animal. Sabi ni Remy, sa next hearing, gigisahin na yan ni Senator Bato si Lasso. Nako, malapit na. Sana sin, ha? Sana sin. Pambihira. Alam mo, hindi naman din pwede may tanggi ng staff ni Senator Bato at kampo ni Senator Bato. Dami talagang dismayado, sin. Yan yung puzzle ninyo yan ngayon. Paano nyo mabalik ang dating tiwala ng mga DDS? Yan yung ano lang naman dyan eh. Marami naman dismayado. Tanggapin natin yun. Messi, nasa demokrasyang bansa o tayo eh. Gaya nito, iba, no vote for Bato. Tingnan mo. Tingnan mo. Sabi ni Jerem, nabad siya tuloy mga tao kay Bato. Totoo naman. Ay naman talaga. Totoo naman yan, ha. Sabi ni Silya Mugit, talaga masisisi mga tao naman, ang babas, ilang hearing na ba yan ginagawa, puro palpakong. Alay. Sana magiging open-minded kayo para magnegosyo tayo. Open-minded ka ba? Tara, usap tayo. Ano lang naman? Open-minded na lang tayo. Open-minded. At least meron din namang humahanga kay Senator Bato. In fairness, kay Bato, at least nagpahiring siya. At least nagpahiring si Bato. Kay General Bantag, di talaga siya nagpahiring eh. Di ba, Sen? O ito, at least nagpahiring. Talagang walang mikos-mikos, ha? Pagpatuloy mo yan. Kasi deadlock, ha? Deadlock, deadlock. Deadlock daw, sabi ni Senator Bato. Deadlock. Mga Evangeline Ligas, may grabe kampanya namin kay Bato dito sa New York. Kahit mag-presidente sana siya noon, support talaga kami mga DDS. Mga Evangeline Ligas, may pareho tayo. Yung FB page ko, mukha ni Bato lagi, eh. Mukha, starring, eh. Wancho, bisnak ang pader pag binabato mo, tibag mo, tibag yan. Bago yung bato na malambot, kailangan matigas na bato para matibag. Tsaka maraming bato, hindi lang isang bato. Josema, bakit nagsulo si Bato? Anyari at walang ibang senador na suporta kay Bato during hearing? Butangin na, yung ibang senador, umurong yag balls. Hindi ko alam, ayaw talaga nila banggayin yung Marcos talaga. Natamaan sila dyan eh, yari sila kay Ma'am Shee. Pero Bato, manindigan ka ha, Senator Bato, sinabi mo yan na hindi ka kayang bayaran ni Lisa. Yung pagkatao mo, hindi yan nababayaran. Panghahawakan namin ho yan, panghahawakan ho namin yan. Kilala ko naman si Sen, pero for the benefit of the doubt din ho, hayaan nyo rin po kami maghimay-himay kung ano ang nangyayari sa inyo, Senator Bato. Basta, maniwala ka. Pag maganda ang magiging resulta ng hearing, huwag kang matakot. Diyos ko. Huwag kang matakot. Matagal ka ng takot. Alice 97, we need to support Senator Bato para tumigas siya at hindi panghinaan ng loob. Alam mo, Ma'am Alice 97, tumpa ka. Gusto ko yung sinabi mo. Oh, gusto ko yun. Oh, ganito, guys. May matutulong tayo dito. Tama yung sinabi mo, ha, Ma'am Alice 97. May punto ka. Kailangan suportahan si Senator Bato para tumigas. Para hindi panghinaan ng loob. Ay, putang ina talaga naman, sabi ni Cassandra. Dami mo naman sinasabi, bisak. Ay, tanga. Ano? Kaya nga vlog. Kaya nga political vlogger. Kaya maraming sasabihin eh. Hindi ka, di ka man pwede dito sa amin, ma'am. Doon ka sa mga pipi. Ang ginagago talaga, oh. Natural vlog to! Alangan magiging
pipi kami. Lolo talaga, oh. Eh wala eh, ganito kami dito sa Bisdak Pilipinas, nagsasalita ho kami dito. Alam mo mga trus, sampalin. Sabi ni Alejandra, Senator Bato, focus ka ka-subject, pigain mo si Francia. Ayan. Senator Bato, tigasan mo ha? Huwag kang mag-alala. Pag tumigas yan, andito kami. Huwag kang matakot kay Dayunior, bangag yan. Basta malaman namin kung bangag ba o sobrang bangag. Kasi bangag naman talaga. Kung sobrang bangag na lang, malaman namin. Anyway, papatawag naman niya si Marcel Soriano. Nako, iyak ka, Nyor. At least may yagbols. Pinatawag si Paquito Ochoa, Marcel Soriano. Ang dami niyang pinapatawag sa next hearing. Nako, Marcel! Ha, darating na si Marcel Soriano, titigas na yan, Sin. Pwede pa ba si Marcel? Tigasan mo! Tigasan mo yan, Diyos ka, animal. Kailangan natin na matigas. Haya natin ang malambot. Wala, hindi ka sasaya dyan sa malambot. Abangan na lang natin sa Mi 7. Abangan na lang. Sabi ni Sausan 786, huwag kang matakot kay Bebe, hindi nga makapatay ng langaw yan. Puta, alam ko yung sinasabi yan, si Tatay Digong yan. Yan, putang ina, sobrang bait niyan eh. Hindi nga kayang pumatay ng langaw yan. Sabi ni Tatay Digong. Sabi ni Rowila Plaza, support system to encourage Senator Bato. Yes, encourage natin si Senator Bato. Lakasan mo loob mo, tigasan mo yan. Tigasan mo yan. Tinagasan mo yan. Sabi ni Rolando, kasama si Marlica sa susunod na hearing. Sabi pa naman ni Senator Bato, pamasahian, balikan. Langga, Balangga, request ka na lang. Ano, kung... ang ano, Balangga, via Zoom na lang kung pwede. Pero sabi kasi ni Senator Bato, dito eh. Pero kung harap si Balangga sa Senado, mas maganda, mas sikat yun. Live yun eh. No? Ako gusto ko ha, gusto ko humarap si Balangga live. Ito guys ha, ako, ito yung pagkakataon ni Maharlika, mga kabistap, na patunayan niya lahat ng kanyang dokumentong hawak. Pagiging political blogger. Risky, pero siguro, bigyan ng magandang seguridad si Maharlika ng komite ni Senator Bato. Kasi mas maganda yung live para sa akin. Ha? Mas maganda yung live. Nandun sa plenaryo, kasama si Maharlika, Marcel Soriano, Paquito Ochoa, di ba sinabi na papatawag eh. At si Morales, puta, ang ganda ho yan. Ang sarap panoorin yan. Sarap panoorin. Pero kung sakali, ayaw naman ni Maharlika pupunta kasi nasa Amerika, siguro bigyan din natin ng pagkakataon na opiran ng online via Zoom. Yun na lang ho natin. Pero hangga't maaari, offer kasi Senator Bato, harap-harapan, no? Pero kung hindi available, kasi siyempre, nasa Amerika ho yan eh. Merong trabaho din ang mga yan. Offiran na lang ng via Zoom para magkapagsalita. Hindi naman yan akusado eh. Resource person lang naman. Via Zoom na lang. Huwag tayo tumulad kay Hunti Virus Animal. Na si Pastor Kibuloy, di man lang pinagsalita via Zoom ni Hunti Virus. Bato ha! Bato! Bato, 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 bato. Sabi ni Smith, seryoso ba si Bato about Maharlika? Parang imposible. Siguro pag nakikita ka, pag nahimay-himay ni Senator Bato, at saka nagsalita naman si Maharlika na humingi naman ng pasensya, humingi naman ng pag-uunawa si Maharlika kay Senator Bato, nagsuri naman oh, at umanga naman si Maharlika, baka po pwede na... ano naman, tanggapin naman yung sorry, pagiging professional. At hindi naman talaga sinira ni Maharlika si Senator Bato.
misunderstanding lang. Nagkaroon lang ng hindi magandang pagkaintindi. Kasi nga naman, itong stop na to, kupal talaga, oh. Kaya kayo dyan, mag-ingat kayo. Mga stop ni Senator Bato, payo ko lang. Huwag naman kayo masyadong, ano, huwag naman masyadong ipal. Ano, ingat kayo. Kasi ang taong bayan nakatutok sa inyo. Ang dignidad ninyo, alagaan po ninyo yung dignidad ni Bato. Ngayon nga eh, bashers pa lang, bumabaha eh. At saka dito, dito sa Bisdak, Pilipinas, hindi naman namin yan, mga nanonood, hindi naman namin pwedeng diktahan ng pag-iisip ng mga yan eh. Hanggang kuminto lang kami kung ano ang panindigan nila, yun na talaga yan, hindi namin mabago yan. Pero may pagkakataon pa, napatunayan ni Senator Bato yung pagiging matigas niya. Glenn Jordan, maraming salamat sa inyong pakulay. Kasi nga, tangin na, trending topic po yan. Si The Junior ang pinag-uusapan yan eh. Lalo na ho ngayon, ang mga Pilipino galit na galit kay Bangag. Nako. Galit na galit. Kaya nakatutok lahat. Mga political blogger, nakatutok. Lahat. Nakatutok ho talaga. Ingat, kasi kami, naku. Anyway, tingnan natin kung anong magiging resulta. Pero ako, kung anong desisyon ni Marlick, ako para sa akin, mas maganda talaga. Pero marami naman treat talaga si Marlick. Tsaka may kaso, diba, kaso kay Tunying. Tindi na lang ho, anong desisyon ni Marlica, respetuhin natin. Basta marinig lang naman yung side ni Marlica, tatanungin lang naman yan. Mami Kuroke, maraming salamat sa pakulay. Ohayo lahat, Sir Bisak, pasensya na ngayon lang po, naka-change the op kasi mabuhay. Maraming salamat, Mami Kuroke, sa pakulay. Pinatawag man si Maricel Soriano. Pinatawag. Si Maricel? Pinatawag ha. Pakito o chua, damay. Pakito chua, pinatawag yan. Tangina, talagang dapat nga ipatawag din si ano, Madam First Lady. Wala namang immunity yan eh. Hindi, kasi siguro sa susunod, no? Ang maganda yan si Pakito Ochoa. Pag nagsalita si Pakito Ochoa, siyempre, nabanggit niya yung pangalan ni Kukak. No? Pag mabanggit yung pangalan ni Kukak, patay ka Kukak, patawag ka Kukak dyan ni Bato. Kaya nga tama yung sinabi ni Bato, mahaba tong hearing na to, mahaba talaga pati si Kukak. Kukak! Nako! Sabi ni Aida, Senator Bato, nagka-misinterpret lang nyo po si Maharlika, nagtatanong lang. Tatanong naman talaga. Pero in fairness, si Maharlika, dumipinsa siya at nagsuri siya. Oh, magaling. Gusto ko si Kukak patawag, ha? Kukak! Sabi ni Tinkerwell, magaling din yan, magsinungaling si Ochoa. Ay, magaling yan, sana yan, dilawan yan, eh. John Abel, pasalamat tayo kay Miss Maharlika dahil sa lakas ng loob niya, naglabas ng mga kaganapan naman. Pambihira, yung anak ko, nagpunpanda. Bakit ka nagpunpanda? Wala na tayong pira. Ang pinupunpanda pa niya. Buot-buot talaga, oh. Pala decision ka, ha? Ang pinupunpanda pa niya. Bidang bangag. Diyos ko. Ayan, oh. Mamay, halo-halo, wala. Yung paborito ko lang, tuna. Tuna pie. Yan, bidang bangag. Patapos na sana ako eh. Biglang bumukas yung pinto. Ayan, bidang bangag. Ba't ka nagkumpanda dong? Wala na tayong pambayad sa kuryente, internet. Ay, ganoon talaga naman ha. Pala, decision ka? Tago ko nga yung wallet ko bukas.
Sabi ni Smiley, lahat ng nanonood ng Senate hearing na disappoint kay Bato, malambot. O nga talaga. Sin, pakinggan nyo po yung mga ano, netizen. Sana po, pakinggan nyo ang bawat Pilipino. Mahalaga ho yun na hindi kabalat sibuyas. Sabi ni John Abel, si BBM ipatawag dahil siya ang subject. Si BBM kasi meron niyang immunity, di pwede yan ipatawag. Si Ma'am Shea pwede yan, wala namang immunity si Ma'am Shea, yari ka Ma'am Shea. Sabi ni Jim Antilla, ito lang masasabi ka, masasabi ko kay Senator Bato, protektahan mo Sir Jonathan Morales dahil pinakamataas na pinuno ng bansa natin ang kinalaban niya. Protektahan mo Senador. Yan. Yan din po, dapat protektahan po. Yan lang din ang nakikisana, witness protection program, kung ano ba yung, pati pamilya, dapat ganun. Pudpanda nga ismi, pudpanda gamit. Sabi ni Sky Asur, kulang pa sa piga ang tanong ni Senator Bato. Yan o, Sin, sana napanood po ninyo ito. Pigain nyo pa, tigasan. Sabi naman ni Sai 23, wala talagang patutungo na itong investigasyon na yan, mga sinungaling. Sen, pakita mo na may patutunguhan ang investigasyon. Makikinabang ang bawat Pilipino. Sabi ni Silong Beltran, kung titigasan ni Bato, dapat sa PIDEA, wag kay Morales. Ma'am Labling Kumagay, salamat sa pakulay. Oh, sa drug test, walang immunity. Pero dyan kasi pagpapatawag sa Senado may immunity. Drug test naman. Pwede naman. Labling Kumagay, maraming salamat. Wala naman takas kasi yan sa, ano, sa Paul Boron test. Yan na lang sana. Sabay-sabay natin panawagan Paul Boron test. Sabi ni Boy Torero, kulang sa rubas si Bato. Ano yan, papatigas rubas? Kayo ha, napupunta na tayo ngayon sa hindi magandang usapan. Oy, Ami Kuroki, happy Golden Week sa lahat ng taga-Japan. May Golden Celebration pala kayo dyan, Golden Week. Wala kayo dito sa Pilipinas. Golden na Golden. Dito sa Pilipinas, oh, Golden na Golden. Simula dumating ang Marcos admin, Golden na Golden. Lahat po ng presyo, puro gold. Golden na Golden, ma'am. Ari ka na, Golden Week dyan. Dito Golden na Golden na. Dalawang taon na, puro Golden na. Golden. Bagong pilit. Ay, Golden sa inyo, ma'am. Sa amin, ma'am, 2 years na Golden. Di mula 2022, 23, 24, Golden na Golden. Ay, holiday kayo sa Golden. Sabi ni Shirley Belustas, bisdak ang hearing ay para lang sa leakage ng dokumento, paliwanag ni Attorney Trixie. Yun talaga yung ano, hearing para sa leakage talaga, PIDEA. Pero doon kasi sa leakage na yun, mapatunayan mo na nandun kasi, kukunik-kunik kasi yun eh. Bakit hinarangan? Bakit hindi natuloy? Si Pakito Uchoa, magaling din yan magsinungaling. Magsasabihin niya, wala man akong haring-harang yan. Nagago na talaga. Sabi ni Ismail, ang presyo ng sibuyas ay gold na. Gold nga, gold din, di ba? Gold din. Gold din. Good day, Melo po, Katling Gikotse. Magandang umaga dyan. Magandang gabi na ho dito. Aya, good day dyan sa inyo, ma'am. Gabi rin yan, ma'am. Holiday sa inyo, 3, 4, 5, 6. Holiday kami dito, Golden Week. Sa amin kasi dito, Golden Years. Ma'am Maria Moreno, service doc, nataranta lang si Senator Bato kasi presidente ang involved. Andun din si Lasso.
At ang balos no, sabi, madala ka sa talim ng tingin namin. Kala ko, madala ka sa ngiwi. Ma'am, sa talim ng tingin o sa talim ng ngiwi? Maraming salamat, Ma'am Maria Moreno sa Pakulay. At anyway, ako, bigyan natin ng chance si Senator Bato. Sana sa susunod, mag-i-improve. Dismayado tayong lahat. At sana, Senator Bato, pakinggan mo lahat ng kritisismo. Huwag mong isipin na kalaban nyo kami. Isipin nyo, gusto lang namin ang katotohanan. Isipin nyo po na kaming mga Pilipino, excited po kami malamang kung bangag ba o sobrang bangag. Yan lang naman. Tunayan lang po yung Pedialyx. Legit naman ho talaga yan. Nandyan buhay naman yung tao. Ang question kasi dito, itinanggi ng Malacanang. Nakikita naman sa mukha ang pagiging bangag. Sabi ni The Ghost, Bisdak, napansin mo ba tinatiming ng VPAR V-cell natin mapangga at mabumba ng Chinese Coast Guard sa sinitiring? Ano ito? Divert ang usapan? Ta, napanood ko nga ho yan eh. Video-video sila doon. Nagbablog na rin sila. Na, sa totoo lang, kagagawan lang naman nila yan. Yung gulo dyan, dahil weak ang leader. Yan lang naman kagagawan nila. Hindi naman kasalanan natin yan. Hindi kasalanan ng mga Pilipino yan. At lalong hindi kasalanan ni Tatay Digong. May kasalanan yan, yung bangag. Bangag na kasi ito yung utak. Josie Ima, last chance sa Senator Bato. Filipino people are giving you the benefit of the doubt. Do a better performance sa susunod na hearing naman. Kathleen Kikotsi, nakakadismaya kasi sinasabi ni Bato, di daw sinungaling si Lasso. Yun nga eh, nagkaroon ng conclusion, sana mag-ingat. Kasi si Lasso, naku, ingat lang ho. Sabi ni Amelia, ang daming post ngayon sa PTV pero wala pang 50 ang views. Nasaan yung 31 million na bumoto? Wala? Kawawa naman ho, kawawa naman. Wala na kasi, wala. Alam nyo ho, hindi interesado ang mga Pilipino kay Dayunior, wala. Interesado ang mga Pilipino ngayon kung paano natin malaman yung pagiging bangag nila dyan. Yan ang pagka-interesado. Ang mga Pilipino ngayon, mas interesado pa sa pulburon video. Yan po. Tsaka pulburon picture, ilabas nyo ho yan. At interesado ang mga Pilipino ngayon kay Tatay Digong. Hakbang maisog. Sabi natin, Cheritos, wow, OT ka, Bisnak. Wala, okay na ho, yun. Okay na ho. Wala na, pinaparan ako na atin, Cheritos, sa akin. Pinapatahimik na ako. Ito, magusto ko lang, pahabo lang, pull alang, magiging hero si Bato. Tama. Magiging hero ka, Senator Bato, para sa sambayan ng Pilipino. Mantakin mo, presidenteng bangag. Diyos ko naman naman talaga. Magiging hero kasi. Tigasan mo pa. Niwala ka. Kakampi nyo kami. Kakampi ninyo ang bawat Pilipino dito. Kinabukasan, sabi nga ni Sin, kinabukasan ito ng bawat Pilipino. Galing na sa kanya yan, ha? Sinabi ni Senator Bato, kinabukasan ito ng bawat Pilipino pinag-uusapan dito. Sin, alam mo na. Hi, maraming salamat sa mga nagpakulay. Nikki Suwan, Ma'am Emelita Pineda, Greg Tanglod, FJJ Fuar Chief, Ma'am Evelyn Salazar, Evangeline Loyli Gonzalez, Gina Vincent Bisera, Bimba Hernandez, Bibit Waheng, Gina Butterfort, Meber Charilo, Evangeline Ligaspe, Evelyn Bautista, Rowena Sinarosa, Silong Beltran, Cargador sa Japan, Tams Cobb, Super Saiyan, Veracruz, Marilyn Piapiango, 1786, Lynn Jordan, Ami Kuroke, Lablim Kumagay, Maria Moreno. Thank you so much! Dagang salamat, Bisaya, Sugmintana. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat, walang gurgor. Maraming salamat sa lahat mga OFW sa amang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa. Bayani po kayo sa mga Pilipino, padala na po kayo ng remittance, mag-58 na ho! At itirito, Ami Kuroke, mag-OT tayo, Sir Bisnak. Team Ripley, ma'am. Ma'am, dalawang oras na, ma'am. Nagagalit ng ibang vlogger sa akin, ma'am, kasi
Minsan umabot ako ng 2 oras. Lipat to kayo sa iba. Lipat muna kayo sa iba. Lipat ha. Maraming salamat sa Viscunyan, Suterte Dayard supporters, Bantag supporters, at ng Kingdom of Jesus Christ. Congratulations sa SMNI. Mabuhay po kayo. Napipicture po kami lagi. Napipictured kami sa SMNI. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Thank you so much sa Team Ripley, silent subscribers and followers. Mabuhay po kayo. Team Ripley na lang po kayo. Maniwala po kayo. Mahal namin kayo. Senator Bato, ang sigaw ng sambayan ng Pilipino, tigasan mo pa, diinan mo pa, lumaban ka, tapangan mo. Sabi mo nga, future ng sambayan ng Pilipino ang nakasalalay dito. Manindigan ka para sa bayan. At tumari ato ng samat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media at komento ng aling din ng mga netizens sa naging isyong ito. Asan ang local and international media? Dapat makover ito para buong mundo malaman ng presidente ng Pinas. Bangag! Pasalamat nilang tayo kasi kung di pinatawag si Pidea Jonathan Morales ni Senator Bato at nalaman ang sambayan ng Pilipino na totoong si PBM talaga ang nasa listahan. But the problem is, sinasakyan ngayon ng mga kalaban, pinapaikot ngayon ang mga ka-DDS natin ngayon, at minamind conditioning ng mga nagpapaganap na DDS ng mga kalaban at gamit ang pagkagalit ni Bato at mga pagre-reklamo ninyo kay Bato ay gamit-gamit kayo ngayon at para galitin ang mga may hinang paniniwala kay Tatay Dico ngayon. Galit na galit sila kay Bato. Never to Bato, no to Bato na lang ang mababasa mo sa mga comment section ninyong lahat ng mga ka-DDS vloggers. Bilog na mga kalaban ng ulo ng mga DDS para magalit kay Bato. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!